Mimi, ano ba talagang totoo tungkol sa'yo? Oo, aamin ako. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 10th kabanata. Sandaling natigilan si Terence nang bigla niyang mapagtanto ang bagay na dapat sana ay kanyang sasabihin. Pinigilan niya na ang kanyang sarili bago pa man siya dapat may masiwalat na hindi naman dapat. Ano? May pakialam ka dahil ano? Tanong naman ni Mimi sa kanya na nagpa-atras kay Terence. Nais man kasi niyang sabihin kay Mimi ang katotohanan na meron siyang pakialam dahil siya ang tunay na ama ng dinadala nito, ay hindi naman niya ito masabi. Alam at ramdam kasi niya na hindi ito ang tamang panahon upang sabihin na siya ang nagsilbing sperm donor para kay Mimi. Hindi man sigurado si Terence ukol sa tunay na nararamdaman ni Mimi. Pakiwari niya ay meron itong mabigat na pinagdadaanan. At baka lalo lamang maguluhan at mahirapan ng dalaga sa oras na madagdagan pa ito dahil sa mga bagay na sasabihin ni Terence. Bakit? Bakit pa ako dapat makinig sa'yo? Bakit kailangan kong sumunod sa pag-aalalan ninyo? Dahil ba boss ko kayo? Pagpapatuloy na sumbat pa ni Mimi. Huminga ng malalim si Terence at saka tumingin ng diretso sa mga mata ni Mimi. Yes, dahil ako ang boss mo. Ako ang amo mo, Mimi. You have been my responsibility since you worked for me. Mula noong kasambahay ka pa lang. At lalo na ngayong sekretarya na kita. Kung may mangyari man sa'yo, responsibilidad ko yon. Dahil responsibilidad kita. Bigla namang natigilan si Mimi at napaiwas ng tingin sa kanyang boss. Sobra-sobra na kasi ang mga emosyon na kanyang nararamdaman. Para bang naghalo-halo ng lahat ng mga bagay para sa kanya. Aaminin niya, medyo nag-expect siya na higit pa sa sasabihin si Terence ang dahilan kung bakit labis-labis ang pag-aalala nito para sa kanya. At ganoon na lamang ito kung makademand sa mga bagay na kanyang kinikilos at ginagawa. Pero assuming lang talaga siguro si Mimi dahil malayo pa sa kulob na mangyari yon. Natahimik na lamang silang dalawa dahil hindi na nila alam kung paano pa magsasalita. Bumigat na rin kasi ang hangin na namamagitan sa kanila. Maya-maya pa ay biglang tumikim si Terence, dahilan upang mapalingon sa kanya si Mimi. I hope you understand, Mimi. Anyway, dahil sa mga pangyayari ngayon, hindi ako papayag na bumalik ka pa sa office to work. Magpahinga ka na lang at huwag ka na sanang makulit pa. Please understand that this is for your sake as well. Just rest, Mimi. Muli at mahinahong paalala ni Terence na ikinatangu na lamang ni Mimi. Hindi na ito umimik at dumiretso na lamang sa kanyang kwarto dahil wala na rin naman siyang lakas pa na magtrabaho o kaya ay makipagdiskurso kay Terence. Kinagabihan ay tahimik na ang buong mansyon dahil nagpapahinga na ang lahat. Mahimbing na rin natutulog si Terence dahil sa pagod dulot ng napakahabang araw niya. Nang bigla siyang magising at mapabalikwas nang makarinig ng isang malakas na sigaw. Nagmamadaling tumayo si Terence at agad na kumaripas ng takbo papalabas ng kanyang kwarto. Pinakinggan niya kung saan ang galing ang sigaw at nang mapagtanto niya na galing iyon sa kwarto ni Mimi ay hindi na siya nag-atubili pa na magtunguroon. Agad na binuksan ni Terence ang pinto at nakita niya si Mimi na tulog at tila ba binabangungot. Mommy? Mommy? Malakas na hiyaw ni Mimi na may halo pang pag-iyak. Dali-daling lumapit si Terence kay Mimi at agad na ginising ang dalaga. Mimi, wake up! Hiyaw at yugyug na Terence kay Mimi, dahilan upang maputol ang bangungot nito at bigla na lamang magising. Nang imulat ni Mimi ang kanyang mga mata ay halos hapong-hapo siya at hindi maawat sa pag-iyak. Ano mo'y takot na takot din ito at wala sa sarili. Niyakap na lamang siya ng mahigpit ni Terence at saka pinaalalahanan at siniguro na ayos lamang ang lahat. Shh, everything's okay. Hindi itong unang beses na natagpuan ni Terence si Mimi na takot na takot. Noong gabing bigla kasi siyang pumasok sa kwarto nito, ay halos mabulagta niya si Mimi nang magising. Ngayon naman, ay talagang binabangungot ang dalaga at para bang napakasama ng naging panaginip nito. Gayunpaman,
Hindi maiwasan ni Terence na magtaka at pag-isipan na mabuti kung bakit tumatawag ng mommy si Mimi. Gayong ayon sa kanyang pagkakaalam, ay meron naman talagang tinatawag na nanay si Mimi. Pero hindi na siya nag-abalang magtanong pa dahil siguradong mapipressure lamang si Mimi. At sigurado siya na wala na namang hinagap at plano ang dalaga na magkwento sa kanya ngayon. Lalo na't galing lamang ito sa isang napakasama at nakakatakot na panaginip. Pero napaisip pa rin si Terence kung ano at sino ba talaga si Mimi. Ano ba talagang katotohanan sa likod ng pagkataon nito? Nang makabalik na si Mimi sa pagtulog ay bumalik na rin si Terence sa kanyang kwarto. Pero ngayon ay hindi na siya makatulog kaiisip sa mga nangyari. Biglang pumasok sa kanyang isip ang kwentas na mamahaling nakita niya noon sa mga gamit ni Mimi. Ngayong gabi naman ay narinig niyang sumisigaw si Mimi at may tinatawag na mommy. Kanina naman sa auction ay galing pa ito sa pag-iyak na parang merong naranasang hindi maganda. Sinabi rin ito ang mga salitang hayop sila at babalikan niya ang mga taong nanakit sa kanya. Dahil sa sobrang lalim ng pag-iisip ay napainom na ng wine si Terence upang kahit papaano ay mahimasmasan. Habang nakaupo siya sa kanyang kama at umiinom ng wine, ay bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang bibig nang mapagdugtong-dugtong niya ang mga bagay. Nanlaki ang mga mata ni Terence nang maisip kung posible kayang galing talaga sa mayayamang pamilya si Mimi. At nagpanggap lamang na mahirap. Biglang kumunot ang noon ni Terence at lalo lamang siyang nabalot ng pagtataka dahil sa kanyang naisip. Ano naman kaya ang dahilan kung bakit kailangan magpanggap ni Mimi na mahirap? At bakit sa kanya pa ito nag-apply ng trabaho? Kinabukasan ay agad na kinausap ni Terence ang isa sa mga kanyang tauhan na siyang inutusan din niya noon na alamin at hanapin kung saan ang galing si Mimi. Find out everything you can about her. Are we clear? Mahigpit na bilin pa ni Terence na siyang ikinatangu naman ang kanyang tauhan. Sigurado si Terence na mayroong tinatago si Mimi at malakas ang kanyang kutob na tama ang kanyang mga hinala. Alam niya rin na dapat ay noon pa niya ito ginawa. Lalo't daladala na ni Mimi ang kanyang anak. Pero wala na siyang magagawa pa dahil ngayon lang din naman ito pumasok sa kanyang isip. Makalipas ang ilang araw ay bumalik ang tauhan ni Terence upang ibigay ang mga impormasyong natagpuan nito ukol kay Mimi. Ito pa lang po ang nahahanap ko, sir. Hindi naman totoo mga magulang ni Mimi ang mga taong pinadala niya ng pera sa probinsya. Kinupkup lamang siya ng mag-asawang tendero sa palengke dahil tumutulong siya dati sa kanila sa pagtataguyod nito. Biglang nagpintig ang tenga ni Terence dahil sa nalaman. Sa tingin niya ay niloloko siya ni Mimi. Kaya naman mula nang marinig niya ito ay para bang hindi niya na kaya magtiwala pa sa dalaga. Naisip niya kasi na maaaring kalaban niya talaga ito. Kinagabihan ay umuwi si Terence ng medyo lasing. Todo asikaso naman si Mimi kay Terence, subalit ayaw niya na magpahawak. Kahit merong tama ay medyo nasa wisyo pa naman si Terence, kaya kinumprontanan niya si Mimi. Sabihin mo nga sa akin, Mimi. Sino ka ba? Sino ka ba talaga? Tell me the truth. Wika ni Terence na siyang nagpatigil kay Mimi at halos manlamig ito sa kanyang kinatatayuan. Nang mapansin ni Terence na biglang natahimik si Mimi at halos hindi ito makapagsalita, ay napangisi na lamang si Terence. I knew you were hiding something. Hindi ka talaga mahirap, Mimi. Galing ka sa mayamang pamilya. You lied to me about your family. Sinungaling ka. Hiyaw ni Terence kay Mimi. Dahilan upang matakot ito sa binata. Napailing na lamang si Terence. Kinailangan mo ba talaga magsinungaling, Mimi? Ano? Ngayon hindi ka na makapagsalita. Hindi ka na makasagot kasi nabuking ka na. Ano pang tinatago mo, Mimi? Ano ba talagang totoo tungkol sa'yo? Napalunok si Mimi at pilit na pinigilan ang kanyang sarili na umiyak. Saglit siyang natahimik at nag-ipon ng lakas ng loob upang aminin na ang lahat ng katotohanan kay Terence. Oo na, aamin na ako. Panimula ni Mimi na siya nagpatahimik kay Terence at nag-abang sa mga susunod nitong sasabihin. I came from a rich family.
a very rich family. Isa akong Cortez. Natigilan si Terence na marinig ang tunay na apelyido ni Mimi. Yung isa sa mga kalaban mo sa bidding, that's my dad. Natatakot lang ako na baka masira ang plano ko, kaya itinago ko ang tunay kong pagkatao. Gusto ko silang bawian. Gusto ko maghiganti sa kanila, Terence. Dahil siya at ang bago niyang asawang dahilan kung bakit nawala si Mom. Nababae si Dad at nakiapid siya sa pinsan ng Mom ko. They're the reason why Mom is gone. Bahagyang nahinto si Mimi. Nais niya sanang sabihin ang tungkol sa nangyaring aksidente, subalit minabuti niyang huwag na lamang. When Mom died, alam kong magiging etsapwera na lang ako roon. At sigurado ako na wala akong pwesto sa pamilyang iyon. I had to leave. I had to make them pay for everything that they have done. Gusto kong balikan silang lahat. Saglit na natahimik si Terence. Eh ako, nasan ako sa kwento mo? Ginamit mo lang ba ako para makapaghiganti ka sa kanila? Did you use me para lang mapalapit ka ulit sa dad mo? Sarcastic ang tanong ni Terence. Napailing pa ito. Wow, I can't believe na nagpa-auto ako sa'yo. Naiyak si Mimi. Eh, hindi naman sa ganun. Oo, parte ka ng plano ko. Pero wala kang ibang intensyon kundi yung magkatrabaho lang sa kumpanya mo. Kasi gusto ko makabalik sa mundo ng dad ko. Pero hindi ko intensyon na gamitin ka lang. Terence, hindi ganun ang tingin ko sa'yo. I care for you a lot, Mimi. Lahat ng pag-aalala ko sa'yo, totoo. Paniwala ni Terence at bahagya pang natawa. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit gustong gusto ko kapag tinatarayan mo yung mga babaeng inuuwi ko rito. I care for you, Mimi. Pero ginamit mo lang pala ako. Agad na umiling si Mimi na halos maluha-luha pa. Sorry, Terence. I'm sorry pero hindi totoo yun. Terence, hindi totoong ginamit lang kita. Dahil ang totoo, matagal na ako nahulog sa'yo. Matagal na ako may pagtingin sa'yo, Terence. Ikaw ang tinitibok ng puso ko. Nang marinig ni Terence iyon, abigla na lamang may nag-udyok sa kanya na sunggaban ng halik si Mimi. Hindi na rin nagpumiglas pa si Mimi at sinuklian din ng halik si Terence hanggang sa tuluyan na nga nilang sinara ang distansyang namamagitan sa kanila at hinayaang magpadala sa mga katawan nilang tinatawag ang isa't isa. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, ay nahiga si Mimi sa dibdib ni Terence at tanging kumot lamang ang bumabalot sa kanila. Ipinalibot din ni Terence ang kanyang braso sa balikat ni Mimi at siya kahinimas-himas ito. I will help you. Biglang wika ni Terence na siyang nagpaangat sa ulan ni Mimi. Nagpatuloy si Terence. I will help you with your plan. Tutulungan kitang maipaghiganti mo ang mami mo para mabigyan siya ng hustisya. Napangiti si Mimi. Dahil doon at saka hinalikan si Terence sa labi. Sa puntong iyon ay gusto na sanang sabihin ni Terence ang katotohanan siyang ama ng dinadala ni Mimi, subalit hindi niya na itinuloy pa. Sa susunod na lang siguro kapag naisakatuparan na nila ang planong paghihiganti ni Mimi. Kinabukasan ay kinailangan ni Terence magpunta sa office ng maaga. Saktong may appointment si Mimi sa ospital. Hindi naman siya masamahan ni Terence dahil kailangan niyang umattend ng meeting. Maggagrab na lang siguro ako. Malapit lang naman yung ospital. Tapos susunod na lang ako sa office pagkatapos. Umiling si Terence. No, the new driver will pick you up. Sagot naman ni Terence. Pagkatapos ay nagtungo na nga si Mimi sa ospital. Nang matapos siya sa check-up niya ay may tumawag sa kanya na isang unknown number. Nagtataka niya itong sinagot. Hello? Madam Mimi, driver po ito. Nandito na po ako sa entrance. Nagtaka naman si Mimi dahil ibang number ang tumawag sa kanya. Pero ipinagkibit-balikat na lamang niya ito dahil baka bagong driver ito ni Terence. Pagkatapos ng lunchtime ay wala pa rin si Mimi sa office. Tumawag si Terence sa isa niyang driver, subalit hindi rin ito alam kung nasundo na ba si Mimi. Hindi rin sumasagot ang bagong driver na kasama nito. Tumawag din si Terence sa ospital.
Wala na po siya rito, kanina po siya umalis. Sagot ng nurse na siyang nagpakaba ng sobra kay Terence. San kaya pumunta si Mimi? Posible kayang tinangay siya nung nagsundo sa kanya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!